Magandang araw mga kapuso, episode 403 na tayo nang abot kami na pangarap araw ng Biyernes. Sabi ng mga kaibigan ni Annalyn na doctors ng Apex, nasan si Annalyn? Sabi naman ni Doc Joanne, nasa prayer vigil. Sabi naman ni Doc Yula, nasan ba si Zoe? Eh syempre, alam nga naman umatid ng prayer vigil yon. Eh siya nga itong may kasalanan, diba? Demonyita yon. Sabi naman ni Doc Prado, yan na naman kayo eh, sinisisi nyo na naman si Zoe. Pwede ba mo nyo nga pag-usapan yung mga ganyang bagay? Sabi naman ni Doc Yula kay Doc Joanne, tara na nga, umalis na nga tayo dito. Samantala, ito naman si Zoe, nag-i-hysterical. Paano nga naman doon yung karir niya, yung pagiging doktora niya kapag nalaman na ng mga pulis, lumabas na yung forensic report na talagang tumugma yung fingerprints niya doon sa may medical supplies. Masisira na mga pangarap niya, sabi naman ni Moira, e di sana kasi sinabi mo na sa akin nung maaga pa. Nang sa gayon, nakontakan ko yung mga kilala kong pulis doon sa loob at nagawa na ng paraan. Di mo doon sinabi. O ngayon, tumahimik ka at gagawan ko ulit ng paraan. Sabi naman ni RJ, nagpapasalamat sa mga doctors ng Apex dahil nga naibalik na nga nila si Lolo Pepe sa hospital para mapangalagaan at syempre nagsagawa sila ng prayer vigil na kung saan ang mga nagtatrabaho sa Apex ay mananalangin, dadalo. Ito namang si Zoe, may mga tumatawid ng mga pedestrians. Bigla na lamang siya napahinto at mutikan niya ng mabunggo yung mga tao kaya sinisisi siya. Kasi biglang nagpakita sa kanya si Lolo Pepe at masama ang titig sa kanya, naglalakad ito. Ako natakot si Zoe na para bang mababaliw na. Sabi naman ni Moira, ano ba Zoe? Ano bang ginagawa mo? Makakapahamak pa tayo ng tao eh. Sabi ng mga tao, oy, baliw ka. Nandahil sa'yo, mutigan na kayong masagasaan. Sabi naman ni Zoe, talagang tulala siya. At ito namang si Lynette, kinausap niya si Carlos. Sabi niya, Carlos, hindi ka ba ate ng prayer vigil na Apex? Ikaw kasi ang nag-opera kay Sir Pepe. Kaya natural lang na dapat nandodo ng presensya mo. Kailangan pumunta ka doon kasi party ka na rin. Sabi naman ni Carlos, sige, kung ganun din naman, edi alis na tayo. Pero kung maaari lang sana, Lynette, kahit saglit lang tayo. Sabi naman ni Lynette, ayaw mo bang pumunta? Eh, hindi naman sa ganun, Lynette. Diba? So sabi naman ni Lynette, syempre in-encourage na si Carlos na magaling siyang doktor. Ginawa naman daw niya ang paraan, diba, na makakaya niya para mailigtas si Sir Pepe. Kasi nga, tinanong nga ni Lynette kung nag-aalangan ka ba or parang sinisisi mo ba ang sarili mo nang dahil sa'yo eh, kaya tuloy na komato si Sir Pepe. Ngayon, naantala yung pakikipag-usap nila dahil nakarinig sila ng parang kalabog. Natatakot si Lynette, sabi niya, tumawag ka na ng mga pulis, sige na. Sabi naman ni Carlos, teka lang, titinan ko muna. Ayun pala si Harry. Biglang dumating si Harry, sabi ni Harry, pasensya na. Eh, bigla na po akong nag-over the bakod. Tumuloy na po ako bigla, hindi na po ako nag-doorbell. Sabi naman ni Harry, dagdag pa niya, pasensya na po, Tita Lynette, kung natakot po kita. May problema po ba? Sabi nga ni Carlos. Wala, natakot lang tong Tita Lynette mo kasi kala niya merong masasamang tao ulit ang nakapasok dito sa bahay natin. So yun na nga, kinakabahan na nga si Lynette at sabi niya, okay na ako Harry, huwag mo na akong alalahanin. Ngayon, ito namang si Zoe, lumabas. At syempre, natatakot siya. Sinabi niya sa mami niya na nakita raw niya si Lolo Pepe niya. Sabi naman ni Moira, parte yan ng imahinasyon mo, kaya ini-stress mo kasi ang sarili mo. Ito mo nangyari sa'yo, munti ka na makabangga. Pwede ba Zoe, umayos ka? Kailangan umarte ka ng normal. Ginagawan ko na nga ng paraan eh, para kontakin yung mga pulis sa loob, para baguhin yung resulta ng fingerprints mo. Ako na nga gagawa ng paraan eh, kaya ikaw mag-relax ka lang, pwede ba? Kung meron tayong problemahin dito, dapat ako yun, kasi ako yung gumagawa ng solusyon. Ngayon, nasa bahay na nga sila para maghanda sa prayer vigil sa Apex. Nagulat si Zoe, ba't siya naka-red? Sabi naman ni Moira, syempre, sinukot ko lang kasi bagay ito sa akin. Gusto ko nga sana mag-celebrate ngayon eh. Mag-inom tayo ng wine. Kasi nga, dapat masaya tayo. Dapat, habang wala pa yung resulta ng fingerprints mo, dapat maging positibo tayo. Nang sa gayon, makita naman ng mga tao sa Apex na umaarte tayo ng normal lang at wala tayong iniindang problema.
Sabi naman ni Zoe, talaga ba ma'am? Talagang yan pa talaga yung isipin mo, yung susuotin mo ha? Nandahil sa akin kaya nakoma to si Lolo, kaya naging ganun yung sitwasyon niya. At anytime, kapag nagising siya, pwede rin siya makapagsalita. Sabi ni Moira, no? Sige na, magpapalit na ako ng damit. At kinakailangan, umarte tayo ng normal. Pupunta tayo ng Apex ngayon, atin tayo ng prayer vigil, sabi ni Moira. Niyayaya niya si Zoe na magayos na at syempre umarte ng normal para hindi sila mahalata. Diba? Ano mga kasamaan talaga ng mga ito. Samantala, dumako na tayo dito sa Apex na kung saan wini-welcome ni Giselle yung mga bisitang dumarating. Yan na, sina Doc Lindon, si Annalyn, kasama si Harry, saka si Lynette. Sila na itong nauna. Sabi naman ni Giselle, dediretsahin na kita, Lynette, ha? Kasi naging okay naman ang operasyon ni Papa. Tututusin, wala na dapat problema. Eh kaso, bakit siya na-comatose? Sino ba yung nag-revive sa kanya nung nag-aagaw buhay siya? Sumabat na si Lindon. Well, nung sa loob po kasi ng OR, wala naman po kami doon dalawa ni Doktora Santos. Huli na po nung dumating kami. Sabi naman ni Annalyn, nakita po namin si Doc Carlos. Siya po yung nagre-revive kay Lolo. Sabi naman ni Giselle, ano si Doc Carlos? Opo, sabi naman ni Lindon, yun nga po, ginawa naman po lahat ni Doc Carlos para po ma-revive si Sir Pepe. Pero sa kasamaang palad, na-comatose nga po siya. At saka tumulong na rin po kami ni Doktora Santos. Sabi naman ni Giselle, ah, ganun ba? Sige, salamat ah. Sige, maupo na muna kayo, kumain na muna kayo. Ngayon, nagkasalubong sina Giselle saka si Carlos. Oh, Carlos, ikaw pala, Giselle. Dapat hindi mo na sana pinalipat pa si Sir Pepe sa Apex. Okay na naman siya doon sa East Ridge. Mababantayan din naman namin siya saka mapapangalagaan. Eh well, okay lang naman sa akin na dalhin dito si Papa para mas masusupervise namin siya. Hindi yung pupunta pa kami ng East Ridge. Mas mapapanatag ako kung dito siya mismo sa sarili naming hospital. At siya nga pala, Carlos, may tatanong ako sa'yo. Di ba nasa loob ka ng OR, ikaw mismo yung nag-opera kay Papa? Oo, katuwang ko sina Doc Javier saka si Doktora Santos. Tatlo kami, silang dalawang assistant ko. Bakit? Naging okay naman ang operasyon. Ang pinagtataka ko, bakit siya nauwi sa comatose? At napag-alaman ko rin kina Annalyn na ikaw mismo nagre-revive kay Papa. Sabi naman ni Doc Carlos, ako nga yung nag-revive kay Sir Pepe. Bakit, Giselle? Pinabibintangan mo ba ako na meron akong ginagawang masama? Ha? Alam mo, sa loob pa lamang ng OR, ginawa ko naman ang lahat. At saka hindi ko magagawa yun. Sabi niya, talagang nagdahilan tong si Carlos. Ngayon, wala na rin nagawa si Giselle, kundi pakinggan yung mga sinasabi ni Carlos. Pero talagang meron talaga siyang nararamdaman, instinct ba, diba, na tama yung kutob niya. Samantala, ito namang si Lynette, kinakausap si Annalyn, diba, na sana, daw, maging okay na raw ang lahat. Kasi nga, inaalala nga ni Annalyn, yung nanay niya, naging malubha pala ang kalagayan ng mga panahong wala siya. Sana daw, magkasama raw sila sa bahay. Kung alam daw niya yung pangyayaring yun. At sana, mag-request na rin daw sila ni Tatay Carlos niya na mag-hire na ng security para naman hindi nakabahan yung mami niya tuwing gabi. Sabi ni Lynette, hayaan mo sabihin ko to sa Tatay Carlos mo. At saka gusto ko talaga makasama ka na ulit sa bahay. Pasensya ka na anak, hindi pa namin naayos yung kwarto mo para makabalik ka na ulit sa bahay, sabi ni Lynette, diba? Samantala, ito namang si Annalyn, inaalala pa niya kung si Lolo Pepe niya. Sana nga, magkaroon na nga ng malay. Ngayon, ito namang si RJ, kausap niya si Ray. Sabi naman ni Ray, naging successful naman ang operasyon, diba? Natataka din nila, bakit nga naman naging comatose si Sir Pepe? Napakahusay nga naman ito ni Doc Carlos, diba? Sabi naman kasi ni RJ, kung hindi lang daw sana siya nawalan ng memorya, possible daw. Meron daw bang possible na mapagamot niya yung papa niya? Well, oo, kasi isa ka sa mga kilala at tanyag na neurosurgeon. Ikaw pa nga pinakamagaling dito sa Pilipinas. Kaya magagawa mo rin yun.
Pero sumabat si Giselle. Sabi niya, ang laki lang doon ng pagtataka niya, bakit naging ganun yung resulta? Bakit nauwi sa cardiac arrest hanggang sa nakomatosip pa kanila? So, maaring meron daw kinalaman dito si Doc Carlos, yung kasi yung tinutumbok ni Giselle na nakuha rin naman agad ni RJ, diba? So sabi naman ni Ray, hindi kaya merong ginawa si Carlos sa loob ng operating room? Sabi naman ni Giselle, imposible kasi dun pa lang kung meron na siyang gago yung foul play, mahuli na siya ni na Doc Javier saka ni Annalyn kasi magkasama sila dun. Sabi naman ni Doc Ray, hindi kaya hinintay niya munang mawala yung mga assistant niya at meron siyang ginawa sa OR kay Sir Pepe. Maari, yun. Tapos nun, nagkausap-usap ko mga kaibigan ni Ana rin. Sabi ng mga kaibigan niya, kawawa talaga sinapit ni Sir Pepe, no? Biruin mo. Kinidnap na nga, binubog na, tapos nahulog pa sa bangin. Tapos dumating si Zoe, sabi ni Nurse Karen, ay bakit naka-black? Sabi ni Nurse Evan, ay naku, naka-white yan kanina. Naging color black lang dahil sa itim ng budi niya. Ngayon lumapit si Annalyn, sabi niya, Zoe, ba't ka nag-color black? Sabi naman ni Zoe, bakit Annalyn? Pinapakailaman mo ang kulay ng suot ko? Kung ano yung suotin ko, pinapakailaman mo? Sabi naman ni Annalyn, hindi naman sa ganun. Sige na, pumasok ko na sa loob at magdasal at asikasuhin mo yung mga bisita. Ba't ko naman asikasuhin yung mga bisita? Eh kamag-anak ako, apo ko. May karapatan ako. Hindi naman Zoe, syempre pakonsuelo na rin kasi tayo yung mga kamag-anak eh. Tayo yung mas may karapatan. Kaya tayo mag-aasikan sa mga bisita. So, kumentra na yung mga kaibigan ni Annalyn, si Doc Joanne, saka si Doc Yula. Copy nga pala, Zoe. Ganon din sina Nurse Karen, saka si Nurse Evan. Saka, pa-deliver na rin ng kopya, saka iti-take out ko. Sabi naman ni Zoe. Asikasuhin nyo yung mga pagmumukha nyo. Sabi nga, tabi. Umalis si Zoe, nag-attitude. Sabi naman ni Annalyn, kayo naman oh. Sana hindi niyo na biniro yung tao, sabi naman ni Doc Joanne, yung mga kaibigan niya. Eh, siya kaya nag-umpisa. Gigil sila kay Zoe. Samantala, balik na tayo dito kay Giselle, Ray at kay RJ. Na kung saan, para bang tama yung mga tugma nila, diba? Kasi nga, ito namang si RJ, taliwas. Pero parang nakakakutog na rin. Samantalang si Giselle, talagang matalino. Talagang ang lakas ng instinct niya. Diba? Laging tama yung hinala ni Giselle na may kinalaman talaga dito si Doc Carlos. Eh, saan yung dahilan? Sabi nga ni Ray. Meron bang nasabi hindi maganda si Sir Pepe kay Doc Carlos? Meron bang hindi sila pagkakaunawaan? Sabi naman ni RJ. Well, noon yun. Nagkaroon sila ng samaan ng loob dahil nga, alam mo naman, nagkaroon kami ng tension noon kay Carlos. Gawa nga kay Lynette. Sabi, no? Ngayon, biglang kinakamusta ni Doc Joy si Zoe sa kabilangan ng mga nangyari. Natarayan ni Zoe, sabi niya, okay lang ako, pwede ba? Okay, sorry. Pwede ba, Joy? Iwan mo na muna ako mag-isa. Kasi nga, nasabi ni Doc Joy na ngayon nga lang nga tayo magkakasama ulit, saka ikaw lang yung kaibigan ko dito, tapos pagtatarayan mo pa ako. Tapos umalis na rin si Doc Joy. Habang mag-isa si Zoe, may bumubulong sa kanya, may tumatawag sa kanya, boses ng lolo niya. Parang nag-hallucination na siya na para bang nababaliw na siya. Nako, baka ending nito mabaliw si Zoe. Tapos ang gagawin ng direktor kapag nabaliw talaga rito si Zoe, nako, wala nang maniniwala sa kanya. Absuelto na naman yung mag-ina, 'di ba? Ngayon sinisisi ni Zoe si Annalyn. Annalyn, ikaw ang tumatawag sa akin, ginagaya mo boss si Lolo. Ba't mo ginagawa 'yon? Inaawa niya na si Annalyn. Parang nababaliw na talaga si Zoe, hindi na siya umaarte ng normal. Kasi nga tinawag ni Annalyn si Zoe, Zoe, ano ginagawa mo dito? Pero ang pandinig ni Zoe, yung boses ni Annalyn is boses ng lolo nila.